guys. Welcome to another vlog. Ito na naman po tayo. Gagawa ako ng hoodie jacket na may zipper. Pakikita ko po sa inyo. Ito. May pattern na po ako. Ang pattern ko po ay 4 na piraso lang. Ayan. Ito po ang bronze. Yan, ito po. Lalagyan po ito ng print. Ipapasa ko po doon kay partner. Lalagyan po ng print muna bago po tahiin. Ipapakita naman namin kung paano maglagay ng design or imprenta sa damit. Unang-una, siguraduhin na walang gusot yung damit, so kailangan ding i-press. So ilapat sa machine, tapos i-press ng mga ilang segundo. Kapag ka nasiguro na na walang gusot, tingnan nyo rin mabuti yung tabas, tapos ilapat ulit para mailagay yung design na napili nyo. Siguraduhin na pantay yung pagkakalagay para maganda yung kahihinatnan ng design. Pwede nyo siyang gamitan ng ruler or kaya tantyahin nyo ng mabuti kung paano nyo ilalagay yung design dun sa damit na ginawa nyo. Kung ano ang gusto nyo, kung ano ang gusto nyo i-print, pwedeng pangalan nyo, pwedeng brand ng isang damit, or pwede rin pictures. Ayan, pinapakita na namin kung paano namin sinisiguro na pantay. Pagka okay na, pagka nasiguro na na pantay yung design, ipipress natin siya ulit ng mga 10 segundo, tapos yung init niya kailangan ay 320 degrees Fahrenheit. Nakikita niyo siya ngayon, ipapakita namin kung ilang seconds siya para madikit yung imprenta sa damit. Yan, mga 10 segundo lang. Alright, then pagkatapos nun, iangat nyo, then nakita nyo naman na nakadikit na siya, tapos dahan-dahan, aalisin nyo yung pinaka-plastic. Nung design na inilagay natin in, or inimprenta natin dun sa damit. Dahan-dahan lang para hindi matanggal yung or masira yung pagkaka-imprenta. Na, pagkatapos nyan, meron na. Tapos na tayo. Tatahiin ko na. Ito nga pala yung kanina nung piniprint yung front. Tinabas ko na po yung back, yung hood, tsaka po yung sleeve. Tara guys, tatahiin ko. Guys, papalitan ko po yung hood. Papalitan po natin ng zipper hood. Ito po yung ginagamit ko pag nagsisipper ako. Ganito lang po yun. Dito nga pala, maglalagay kayo ng 2.5 inches. Lalagay ko yung zipper. Sa takbo ng zipper.
distansya ng zipper doon sa damit. Ayan na po. Sa kabila naman. Ayan. Ito po yung right side. Right side. Dito nyo po siya ilagay. Ipantay nyo din po doon. Ayan. Tapos, ganun din po. Yung po kasing zipper po, hindi siya umaalis sa pwesto niya. Basta hawakan nyo yung tinatahi nyo. Ayan po. Kapit na po natin sa back. Ganito lang ako tinatahi ko. Hindi na ako mauupo. Wow! Wow! Ito po yung laylayan ng ski. Minsan wala na rin kaming ma-wholesale kasi pagkakayari ko po kasi nabibili na eh. Tapos ito po, kunin nyo yung gitna ng bato. Punta po tayo sa hood. Yan po yung hood. Kasi ito.
tela ko nga pala pang ano po ito eh, 4 kilo din po. Pero hindi po siya putol-putol, rolyo po ito. Kaya lang po, 4 kilo po siya binibili. Hindi po per yard. Pagka po sa ganito, namumuhunan po ito ng 75. Kaya binibenta ko po siya ng 150. Pero siguro po, kung ipatatahi ko, baka ang bentahan po ay 200. Kasi po yung mananahe, hindi po pumapayag ng mura lang ang labor. Ang labor po kasi sa jacket ay 50 pesos. Eh ako lang naman po yung nananahe. Balik na po tayo doon sa
100 lang dinadaan yung ganitong batok, eh hindi ho maganda. Mahina ang ano, ang kapit ng sinulid. Yan, ito po yung kabila. Yan, bukuan nyo lang po siya ng ganun. Manggas kanina, ginaitin ko na po kasi makapal. Kapo ganito, hawakan nyo na lang yung kabilang gulo. Madali lang po ito. Ito naman po ang tinatahi ko sa maghapon mula umaga hanggang gabi. 30 pieces lang po. Kasi medyo matagal yung ano eh. Yung zipper. Ito na po. Kakapit ko na yung sleeve. Nanahiho, huwag kayo matakot na magmali, magtasta. Kasi pag binagalan nyo, kasi pag binagalan ko, lalo ako namamali. Kapira ko kasi, pagka naman mali, pwede mo naman baguhin. Kasi kung yung pananahi, iisipin mo bago matagal, hindi ka makakatagal ng gawa. Huwag kang matakot na ano, sa mali. Tapaspasin mo naman siya eh, kakaitres ko lang. Bawat makina may gunting yan para hindi ho palipat-lipat yung gunting. Ito na po, papasadaan ho natin yung sleeve. Yeah.
Pagkatapos nating itahiin ang damit gamit ang straight machine, bumalik naman tayo ulit sa edging. Bali ito yung magpapatibay ng tahi sa pamamagitan ng pagdoble ng tahi niya sa may gilid. Nakikita nyo kung paano siya ginagawa. Ayan. Nang tinahi natin gamit sa straight machine, dapat idaan sa edging para masiguro yung quality at yung tibay ng damit. Ayan, nakikita nyo naman po kung paano natin ginagawa. So, kung may layan lang po, patayin nyo po dito. Tingnan nyo po doon sa baba. Sobrang ito ba? Tanggalin nyo po yun. Ngayon, ito po, lalagyan na po natin nung suutan ng cord sa laylayan. Kaya po nagpasobra tayo kanina ng 2 inch and a half. Huwag sa dulo ng pinipe thread nyo. Isakot po yung ito, yung tela. Ayan. Tapos na po. Lalagyan ko na lang ng cord. Kanina po, yung dito, yung binilagyan ng bakanteng tahi. Ito nyo po isusuot yung cord. Mabilis lang po ito. Tsaka pag nanahi talaga po kayo, huwag kayong nervyusin na mali o ano. Sige lang, tahi lang. Kasi pag hindi naman tama, di tastasin nyo po. Ayan na po siya. Naman po sa laylayan, lagyan ko na din po ng isa. Sa susunod po na vlog ko, yung wala pong edging sa bahay nila, tuturo ko po sa inyo yung pananahin na wala kayong edging. Yung hindi nyo po kailangan ng edging. Kasi po ako dati ganun din. Wala po akong edging. Pag wala naman po kayong ganitong stopper, ibuhol nyo na lang. Pero kung meron naman, mas okay naman, mas maganda. Yun pong ganito, oh, piso lang po ito. Yung tawagin nila. O yan po, oh. Okay. Sisipper na natin. Yan. Ano po siya? Oh, yan guys, tapos na. Sana may natutunan kayo sa ginawa ko ngayon. Sana nagustuhan ninyo. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick yung notification bell para sa susunod na videos. Salamat!